understanding self-control. Eh, paano nga ba natin maiintindihan ang tinatawag na pagsawata sa sarili? Pero bago yan, eh maglaro muna tayo. Hulaan natin ang mga sumusunod. Game ka na ba? Laro tayo ng Guess That Pinoy Food. Nako, mukhang ginugutom yata ako. Let's start. Masarap to, lalo na kapag merienda. Nabibili mo sa kanto at mainit-init pa. Anong tawag uli natin dito? Tama, banana queue. Eto, kilang-kilala lang ng mga kapatid natin sa North. Mga Ilocano, masarap silang gumawa niyan. Ano nga ba uli ito? Tama, papaitang kambing. Eto naman, masarap kapag agahan, lalo na pag may sinangag at itlog, kamatis, o kaya sausawan, suka, bawang. Nako, sarap to. Pritong danggit. Nako, eto rin. Paborito ko to. Masarap kumawa nito. Yung aking baybahay. Masarap to. Nako. Ginisang kalabasa at sitaw. Eto, hindi nawawala. Sa lahat ng boodle fight, kasali to. Masarap din to. Pritong tilapia or mas kilala na Saint Peter's fish. Nako, masarap din to. Lalo na pag umuulan. Magandang kombinasyon. Champorado at tuyo. Ayan. Manglingbawa ng suman ng nanay ko. Masarap din to. Pero anong klaseng suman ba to? Suman sa ibus. Masarap din tong merienda. Mainit man or pagkatapos kumukunin sa ref ng isang araw, pinalamig mo, masarap din yan. Ginataang bilo-bilo. Eto, simple lang pero rak, masarap din yan. Lalo na kapag dinner time. Ampalaya gisado. Yan, pag binili mo sa Chinese restaurant na authentic, mas masarap yan. Excuse me. Pero mukhang maputla yata ang pagkaluto dyan. Ha? Pansit bihon. Ito naman, pag Pasko sikat. Ang kapartner niyan, bibingka. Puto bongbong. Uy. Ano to? Pag ginawa mo to, medyo mahirap halukayin to eh. Halayang ube. Yun, parang ginutom ako mga tala. Sa sarap tang yun. Anyway, para pag-uusapan natin tama-tama. Paano natin kukontrolin kumain? Miro lang. Understanding self-control. Let's start. May liham or sulat si Pablo sa mga taga-Galatia. Ito yung sabi niya. Pinaalalahan na niya. Sabi niya, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh
desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever or whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Again, such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Liwanag ni Pablo. Grabe, no? Galing. Mga tol, base dun sa pinag-usapan natin kanina, matanong ko muna kayo, ano ba ang greatest weakness mo? Kung tatanungin ang tao, ano daw ba muna ang basic needs ng tao? Pinag-aralan natin ito ng elementary. Sabi ng teacher natin, food, shelter, and clothing. Pero ngayon, iba na ang panahon. Apat na daw. Food, shelter, clothing, tsaka pan-load sa cellphone. Wala na masamang kumain. Wala naman din masama na magkaroon ka ng sisilungan. Wala rin naman masama na may susuot ka. Talagang kailangan mo yan. Actually, basic needs nga. Pero masama kapag sobra-sobra ang lahat ng ito. No? Yun ay isang masasabi mong weakness. May weakness sa atin, pagkain. May weakness sa atin, maluho sa damit. May weakness sa atin, maluho naman sa bahay. Ikaw, ano bang weakness mo? Yung iba kasi ang weakness, ABS eh. Alam ba yung ABS? Alak, babae, o sugal. O, naka-identify ka ba? Part ka ba ng ABS gang? Kala mo, auto brake system ah. O yung ABS-CBN. Yung iba naman, ang weakness sila, panonood ng TV. Iba, kaya manood ng 24/7 na Korean novela. Lupit, no? Yung iba naman, kaya nilang manigarilyo ng walang humpay. Or, uso ngayon, vaping. Yung iba naman, sobrang paglalaro ng Mobile Legends, ng ano-anong mga video games. Yung iba naman, babad sa harapan ng kanilang computer at Facebook na Facebook maghapon. Or iba pang social media. Ewan ko, kung trabaho yata, troll. Pero yung lahat ng sobra-sobra, talagang sabi natin na masama at pwede natin consider talaga na kainaan. May tatlong diskarte na binanggit si Pablo na gusto natin sana na pag-aralan sa araw na to. Ano-ano ba ito mga to? Number one, first learning, dapat daw maintindihan natin that what we are talking about goes against our natural tendencies. Number two, it requires choosing in advance how we will act. And number three, we need to look at the evidence of a life yielded to Christ. Ano, game na ba kayong matuto ulit? Let's do it. First learning natin,
goes against our natural tendencies. Alam niyo, nabanggit ni James sa chapter 1 verse 14, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Sabi rin ni Pablo, selfishness produces sexual sins. Selfishness produces idolatry. Selfishness produces broken relationships. Imagine mo, mga tol. Ini-establish ni Pablo na hindi ito yung design ng Panginoon. Kasi ano ba yung design talaga ng Panginoon sa atin? Kung papalikan natin, sabi niya doon sa verse 17 sa Galatians, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Pinapaliwanag ni Pablo, mga tol, na kontrapelo itong dalawang to. Ang desire ng Diyos is for you to walk by the Spirit. Ngayon, ang desire ng maraming tao is to gratify the desires of the flesh. So, ang topic natin ngayon, paano natin ma-understand yung self-control? Bakit ganun? Hindi ko makontrol yung sarili ko. Paano ko makontrol yung sarili ko? Sa tulong ng Diyos. Yun ang tama sagot. Sa tulong lang ng Diyos. Sige, tingnan natin. Tingnan nyo ha. In-establish ni Pablo dun sa naunang mga verses. Ang sabi niya, contra-tempo ang desires of the flesh mo at saka yung gusto ng Diyos na lumakad ka, no? To walk in the Spirit. Kasi kapag kayo give in sa desires of the flesh, eto mangyayari. The acts of the flesh are obvious. No? Tingnan nyo mga tol, mabanggitin ko itong mga scenes na to. At isipin nyo lahat na mga artista, sikat, basketball player, politiko, lahat, mga influencers na tinatawag, lahat, halos lahat, I'm sorry, hindi naman pala lahat, pero mas madami, ang may identify mo na normal lang ginagawa sa pangkasalukuyang panahon nito, na nakaka-influensya, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sabi dito, the acts of the flesh are obvious. No? Binibigyan na tayo ng clue ni Pablo. Obvious na obvious. Huwag nating gawing social norm. Hindi yan ang normal. Obvious na obvious. Ito ang problema ng desires ng flesh. It results to sexual immorality. Yan, puso na. Impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, uso lahat yan. Hatred, discord, jealousy, fits of rage. Ngayon, kapag ka nagmamaneho ka, hindi mo magulat ka nila, bariling ka eh. Selfish ambition, lahat gusto maging presidente, dissensions, factions, envy, inggitan mula sa magkakapatid, magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, kahit sa simbahan. Drunkenness, orgies. Eh, uso nga yun yung ano eh. Yung may asawa ka na, tapos meron pang asawa yung asawa mo, tapos pwede ka rin mag-asawa pa, tapos pwede ka rin magdagdagan pa. No? Merong uso na polyamory, may uso, naku, lahat ito nagiging normal na. And the like. Sabi ni Pablo, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Malinaw. Hindi daw makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun. Eh, kung magigivin ka sa desires ng flesh mo. Pero ano ba yung sabi ng Panginoon? Ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay for you to walk in the Spirit, not to give in sa design ng flesh. Number two, sabi dito, it requires choosing in advance how we will act. Ang maganda naman kay Pablo, nang in-establish niya na dalawa lang pagpipiliin mo, either yung God's will, na you walk by the Spirit,
or you give in sa desire ng flesh mo. Ngayon, kung sakali man na nahihirapan ka, eto magandang solusyon. Kontratiyempo yung dalawang yun eh. Pero para hindi ka mag-give in sa desires ng flesh mo, eto magandang solusyon mo. Sabi ni Pablo. Number one, you need to realize you're vulnerable. Ano ibig sabihin ito mga tol? Ibig sabihin, disposable tayong lahat. Tol, hindi tayong creator. Creation lang tayo. Yung creator ang magdi-design kung sino ang mabuhay, kung sino mamamatay, kung sino ang pagpapalain, siya ang magdi-design. Hindi tayo. Dahil, hindi tayo Diyos. Naalala niyo ba? Sa Matthew 24, sabi dito, sa verse 41, two women will be grinding with the handmill. One will be taken and the other left. Ibig sabihin, may isa kukunin, may isa hindi. So, na kanina yung pagpipili. Tol, ibig sabihin, wala kang. Kumbaga, hindi ka makapangyarihan. But you need to walk in the Spirit. Kaya binibigyan ka ng warning ni Paul. Nabanggit din sa Proverbs 25-28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Eh, tingnan mo na lang yung intramuros, city wall yun. Ibig sabihin kasi ng intramuros, eh literal, a wall within the city, no? To protect the city. Tingnan mo naman yung Great Wall of China. Aba, mahirap din bagin yun, yung intramuros nga eh. Kumbaga, nandun pa rin yung, ang tagal na nung panahon pa ng Kastila, pero nandun pa yung wall na yun. Ibig sabihin nun, mahirap basagin yun, pero ang tao daw, no? Ang tao na walang self-control. Nako, eh para daw isang city na binasag lang, yung city wall binasag lang. Again, ulitin ko lang, you need to realize you're vulnerable. Paalala ni Pablo yan. Para makaiwas ka to give in sa desire ng flesh mo. Pangalawa, sabi ni Pablo, you need to guard your thought at life. Iyan. Romans 12:2. Sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. No? Huwag ka daw makiayon sa mga uso-uso dito sa mundo na to. But be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mga tol, ang ibig sabihin ito, kailangan mo maintindihan na hindi porke uso ginagawa ng lahat at ginagawa ng mga taong ma-influensya, eh gagawin mo na rin. Nung bata ako, noong 70s, siguro yung mga 1, 2, 3 decades ahead of me, nakikita ko, usong-uso, no? Kapag kami asawa ka na o may girlfriend ka na, at meron ka pang isa pang girlfriend o meron kang tinatawag nilang kabit or mistress or whatever, mga tol, during that time, pinapalakpakan yun. Actually, hanggang ngayon, mula sa politiko, artista, lahat ng mga influencers na pwede mong sabihin, hanay ng pulisya, ng army, lahat ng matataas na tao, congressman, senator, lahat, actually, hanggang ngayon, sa bansa natin, macho ang tawag doon. Tol, yun ang pattern of this world. No? Kapag ka, naiba ka doon, bading ka. Di ba? Eh, nung araw, pagka virgin ka pa, ibig sabihin nun, eh, worth emulating ka kasi you're living the life of purity, no? Pero ngayon, tol, kakaya ka kasi tanda mo na virgin ka pa. Yun yung bagong normal. Sa ngayon naman, nakikita ko, nung panahon na bata ako, nung panahon na 70s, nakikita ko, mga matatanda, kinakasal muna, madalas, no? Nakasal muna sila bago sila magsama, magkaroon ng anak. Ngayon naman, yung mga 2-3 decades, 1-2-3 decades naman below sa aking edad, ang uso naman sa kanila ngayon,
eh, hindi na lang papakasal. Nilivid na lang sila. Then pagka hindi na sila nagkagustuhan, in a snap, tapos ang relationship. Ganun lang, tapon na. Yun na kasi yung pattern of this world. Sabi ng salita ng Diyos, but be transformed. Huwag kang magkukonform, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit? Kasi ito ang God's will. Okay? Para ma-please mo ang Panginoon, makita mo that He is good, pleasing, at ang perfect will niya. Ang God's will, His good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin, kung ano yung kabubuti ng buhay mo, yun yung God's will. So, binibigyan tayo ni Pablo ng mga pamamaraan, diskarte, para hindi ka mag-give in sa desires ng flesh. Ito, isang magandang diskarte, sabi ni Pablo, you need to limit, I'm sorry, hindi sabi ni Pablo, sabi ni, matatagpuan natin to, doon sa Genesis 39:12, no, tungkol to kay Joseph, kung paano siya tumakbo. You need to limit the temptations. Ano ba nangyari nun? Pakichismis nga tayo. Sabi dito, Genesis 39:12, she caught him by his cloak and said, Joseph, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Yun, kasi tinutokso siya ng asawa ni Potiphar. Eh, gwapo to si Joseph. Pero alam nyo, diskarte ni Joseph, ha? Tumakbo siya, papalayo, hindi papalapit. Hindi na nag-isip, kasi minsan kasi ang problema sa atin, mga tol, justify pa tayo. Ah, kaya ko to. Ay, hindi naman siguro. Hindi naman mangyayari yun. Ayun. Hindi natin alam. Nandun na tayo. Kaya dapat kahit na natin si Joseph, tumakbo daw tayo. Tumakbo, papalayo. To limit the temptations. At uli, ang sabi dito, sabi ni Pablo, put up some hedges so you won't fall off the ledge. Ano ibig sabihin nito? Yung hedges na tinatawag, ito yung mga bushes, yung mga halaman na nilalagay usually sa harapan ng bahay para hindi pumasok yung any animal intruder sa ating bakuran. Ano ba ibig sabihin ng 1 Corinthians 15:33? Do not be misled. Huwag kayo malinlang. Bad company corrupts good character. Sabi nga, may kasabihan tayo, tell me who your friends are, and I tell you who you are. Right? So, sa tatlong learnings sa atin ngayong araw na to, sabi natin, in-establish ni Paul, una, na kontratyempo talaga ang pag-give in sa desires of the flesh at saka sa pag-walk in the Spirit with God. Pangalawa, binigyan niya tayo ng mga diskarte. O ito yung mga dapat nyong gawin, ito yung dapat nyong iwasan. Ito yung pangatlo. Ang gusto ko kasi kay Paul, kapag ka nagbanggit siya ng pangit, magbabanggit siya ng maganda. Pag nagbanggit siya ng problema, magbabanggit siya ng solusyon. At saka, maganda kay Paul. Hinahangaan ko sa kanya. Favorite writer ko to of all time. Si Paul kasi, napaka-humble. At saka, hindi siya nahihiya. Sinasabi niya talaga yung problema niya. Tingnan natin. May tatlong bagay siyang binanggit dito sa Romans chapter 7. No? Binanggit niya yung dilema niya, binanggit niya yung despair niya, pero binanggit niya rin kung paano siya na-deliver. Ganyan ka na ba? Let's start with Paul's dilemma. Teka, define muna natin yung ibig sabihin ng dilema. Diba? Hindi ito yung si Senator Leila. Charot lang. Ano ba sa Tagalog ng dilema? Isang argumento na pumipilit sa katalo mo na pumili ng isa sa dalawang hindi ka nais-nais na pagpipilian. Ibig sabihin, nasa crossroad ka na parehas na medyo samlay ka. You need to choose the lesser evil. Yun, merong dilema si Pablo doon. Sabi niya, kailangan kong pumili ng tama. Paano ba naging dilema ni Pablo? Sa Romans 7:15, ito sabi niya,
sa sulat niya, I do not understand what I do. For what I want to do, I do. I'm sorry, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Alam niyo, may kanta to eh. Rap pa nga yun eh. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Ito yung problema ni Pablo, taong-tao. Pinaparamdam niya dito sa mga bumabasa na sulat niya na, Tol, hindi ka mag-isa. Minsan kasi, di ba, parang, diba yan, hiyang-hiya naman ako sa ginawa ko. Pero, kaya sabi ni Pablo, si Pablo na to, St. Paul, Tol. May university pa yan na dating St. Paul College dun sa may, charot lang. Alam niyo, si Pablo, matindi yan, matinding level yan. Pero sinasabi niya, ano man yung nararamdaman mo ngayon, naramdaman ko yan, naging problema ko yan, dilema ko yan, hirap na hirap ako. Mag-advance tayo doon sa verse 21 to 23. Sabi rin ni Pablo, ito pa ang dilema ko nga, elaborate ko lang sa inyo. So I find this law at work. Tingnan nyo ha, although I want to do good, evil is right there with me. Diba? Na-experience din natin yan. Gusto ko naman eh. Gumawa na mabuti eh. Pero ba't ganun? Sabi niya in verse 22, for in my inner being, I delight in God's law. Oh, ganun din naman tayo, diba? But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Dilema nga. Diba? Dilema. Hindi lang dilema binanggit ni Pablo. Ito pa isang niyang problema. Yung kanyang despair. Tingnan natin, kasunod na verse lang yan. Pero bago natin tingnan, ano ba ibig sabihin ng despair? Sa Tagalog, kawalan ng pag-asa. No? Hopelessness. So, si Pablo, nawawala na ng pag-asa. Malamang si Pablo dito, punong-puno ng hopelessness, no? Anxiety, depression. Naku, lahat ito naranasan ko rin eh. Kaya naka-identify ako dito habang binabasa ko ito sa sulat ni Pablo. Sabi sa Romans 7:24, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Oh, grabe, lalo na pag punong-puno ka na ng guilt sa mga ginawa mong mali. Super. Grabe. Tulad nga ito sinabi ko kanina, mga anak ni Pablo pa nagsabi ng problema may solusyon. At ang solusyon, laging galing sa Diyos. Ito naman, Paul's deliverance. Ito yung pambawi, mga tol. Sumunod ding verse, chapter 7, verse 25, sa Romans. Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Who, lupit, salamat sa Diyos na nagligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. At binanggit niya rin sa Romans 8, 1-3, yung chapter na sumunod doon, in-explain niya yung life through the Spirit. Kumbaga kanina, in-explain niya yung life of giving in sa desires of the flesh. Ito na yung team pambawi. Kasi mahirap, kaya kami dilema, kaya kami despair, kasi may guilt eh. Pero linaw dito, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tol, ang problema ng gustong magbago. May pakiramdam ka na may sumisisi sa loob mo. May sumisisi sa iyong mga tao. Mayroong mga hindi naniniwala, pero sabi ni Pablo, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dahil ang pangako ng Diyos, patatawarin kanya, lilinisin kanya, at kalilimutan niya. Clean slate ka, tol.
Kaya panghawakan mo yan. Sabi sa verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Pinalaya ka na. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so, He condemned sin in the flesh. Yun. Kumbaga, punto per punto, tinapatan ng Diyos. Laki ng problema. Ito, alam mo. Ang laki ng problema. Ulitin ko. Sabi ni Pablo, unang punto na pinag-uusapan natin, tol, kontrapelo, kontratempo. Ang sabi ng Diyos, walk in the Spirit, huwag kang mag-give in sa desire ng flesh mo. Alam niyo, minsan sinisisi natin madalas ang enemy-enemy, no? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga komunismo ang problema. Hindi naman satanismo. Tanungin mo yung sarili mo, baka naman ikaw na mismo. Diba? Kasi ikaw, minsan hindi na natin kailangan na attempt ng kung sino o ng ninuman o ng enemy. Tayo na lumalapit. Imbis na gayahin natin si Joseph na tumakbo, tatakbo tayo papalapit. At yun, mangyayari, kakaroon tayo ng... Sa pangalawang punto, binigyan tayo ni Paul ng mga diskarte para iwasan itong mga to. Pero sa pangatlong punto, sabi ni Paul, kagaya niyo rin ako. Meron din akong dilema. Hirap din ako mamili. Meron din akong despair. Punong-puno ako ng hopelessness, anxiety, depression, blah, blah, blah. Pero, huwag niyong kalilimutan, ito ang deliverance. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang dali na solusyon, mga tol. Tanggapin mo lang ang Diyos bilang Panginoon mo at dapat tagapagligtas si Jesus Christ. Ayan, mga tol. Sana may natutunan kayo. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para magministeryo sa puso niyo. At sana patuloy na hayaan niyong i-reveal ng Diyos, lalong-lalo na ng Panginoong Jesucristo, ang sarili niya sa buhay niyo. Hayaan niyo na ang Holy Spirit ang magkabay sa inyo araw-araw. Maraming salamat, mga tol. Sa ulitin, kita-kits. Bye-bye. God bless you.